Mga kababayan ko po, mayroon po tayong blessing na dumating sa araw na to. Isang kaibigan po ang nagbigay po sa atin ng dalawang upo. At sila po ay nag-fishing. At ito po ang kanilang huli. Ang iba po ay binahagi din po sa atin. So, ayan na po. Ang dalawang plastic din. Oh. Saka mayroon pa pala doon. Ayun. Mayroon pa din pala bandarol. Ang dami talaga niya, mga 10 kilo yata yan na eh. Uh-huh. Mga 10 kilo yata yan. Sobra eh. Mm-hmm. So, ganyan po ang iba sa atin mag-fishing. Pag sobrang huli po, binabahagi niya nila po sa mga kaibigan po nila. So, isa po tayo sa mga sinwerte na baga, binahagian ng grasya. Sa panahon po itong pandemic, napakarating halaga po ng may ulam po tayong libre. Yan. Ayan po. Matamis tong sabaw niya, basta bago. Anong isda nga ba yan na? Croaker ata. Ah, croaker ba yan? Croaker po daw yan, pero hindi po natin sigurado 100%. Ha? So, ayan po. Matagal-tagal din po namin ano yan. Konsumo. So maraming salamat po sa nag-sponsor po ng isda. So na ano ko rin. Nakita ayun pa po yung sobra din. Okay, hanggang sa muli po sa pagluluto po natin, abangan natin ang luto ni alias Doña Gemma. Ano ba, sabawan mo ba, ma? Sabawan ko lang yun, wala. Okay. Tingnan po natin yung mga sinimpleng sinabawan ng isda ni alias Doña Gemma. Yun po, yung pandar po siya ng ano, disposal. Kaya ganang maingay. At ayan po yung mga bitukat naman loob ng isda. Ayan, tatapon yan. Ibalot mo din sa isang plastic para hindi magbaho. Okay. Hanggang sa muli po, mga kababayan ko. So, ito na po mga kababayan. Inumpisa na pong lutuin. Ayan po, ang sinabawang isda. Ayan po, nagpapakulo po tayo ng kamatis, sibuyas, tsaka yung siling haba. Okay, ayan po yung isda natin. At syempre, ito po yung ating okra. At ayon kay alias Doña Gemma, hinihintay niya pa po yung talbos po ng kamote. So, hintay-hintay lang po tayo. Okay, ito na po. Dumating na po yung talbos ng kamote. Kaya tuloy-tuloy lang po ang luto natin. Kumukulo na? Mm-hmm. Ayun po. Ayan na. Okay, ano po, inilagay na po yung isda. Maya-maya po, inalagay na po ang gulay at maluluto na po at maghahapon na rin po kami. Okay, ayan po, balik po tayo kay Alias Doña Gemma habang nagtatalbos po ng kamote. Ayan na po, nilagay na po yung okra. Inasinan na po. At ang huling bahagi ng niluto ay ang talbos ng kamote. So, para na malasa, lagyan daw ng patis. Rufina patis. Ayan po mga ka-OFW natin at natanggal po muna natin samantala yung okra at baka po malata. Tsaka po natin lalagay itong kamote. Dahon po ng kamote. Yan.
So, hintay-hintay na lang po tayo. Pag naluto na po, at maghahaponan po tayo, kapiling nyo. Hanggang sa muli po, mga kababayan ko. O, mga ka-FW, pasensya na po kayo, mga kababayan ko. Nakalimutan ko na sobrang excited ako. Ayan na po nangyari sa ano. Walang natira kundi sabaw. Ito kay Alias Doña Gemma. Simot na simot. Simot na simot rin po. O, ito. Sarap kasi yung ano yan, isda na ang bagong huli talaga. Mm-hmm. Matamis, manamis, namis. Oh, so mga kababayan ko, hanggang dito na lang po. Pagpasensya niyo na po ako. Dito na natin tinatapos ang ating anong hapunan. Ang crooker na sinabawan ni Alias Doña Gemma.